Ito yung isa sa papunta pa lang kami dito ay nababanggit ko na sa anak ko na ako may pambato ka ako doon si Sir Vhey na isang malupit na balete. Kasi nakikita ko ngayon sa mga post mo. Ganun nga talaga, laki niya pala talaga. Pag sa before kasi nung mga pinupost ko to, hindi ako nagpapakita sa mga picture sa ano. Pero nung nagpicture ako na may nandito ako, marami nag-PM, sabi na, Sir, grabe pala, laki pala niya, ng mga ganun. Kaya, ayun, tapos, yung mga napapasyal dito, mga nagugulat niya. Grabe naman pala yung laki niya. Ito, Sir, actually, mga nasa, ano na to, mga nasa 11 to 12 years na promo. Bali, ito ba, ano, galing hunt? Cuttings talaga. Cuttings. Lahat okay, talaga develop. Ugat, mula trunk line, mga main branches, to hanggang sa mga twigings na. Pero, hindi mo akalain na galing sa cuttings, ano? Kasi sa base na lang, oh. Kala mo, galing talaga. Gano nga sila, sabi nila, may hirap na, ano, sabi ko, may ma-hunt ka ng ganyan. Sabi ko, kasi lahat naman, sa magigita nyo, sa mga dumaan sa training, lahat. Yung forma niya, para imposible na sa hunt. Imposible, sabi ko. So, kung may ma-hunt man talaga ngayon, sabi ko, surety naman. Ganda siguro nito na pag yung ano. Mas maganda. Pula-pula siya. Ano? Maganda to yung tatagal mo siya ng daon. Then mga, ang pagbilang ko dito, mga 10 days to 15 days, naglalabas siya. Depende na lang sa gusto mong size ng daon. So kung isi-show mo siya, tichempuan mo yung ganung ano, ang ganda niya. Para siyang ano, maapol. Pero hindi pa rin siya talaga tapos. Mas marami pa akong mga gusto ko i-develop. Saka hindi pa ako satisfied sa mga branches niya. Gusto pa talaga. Pansin, saka kaya naka-wire ko siya. Pangarap ko talaga dito lalabas ko siya na walang dahon. Ay walang wire, walang dahon. Aalisin mo rin siya pala? Yes, sir. Hindi okay. Hindi mo papakain eh. Hindi. Ayos, ganda. Tantya mo mga ilang taon pa kaya ito, sir, yung ano, yung finish na talaga. Tantya mo lang. Maximum mga 5 taon. Yan, naglalabasan ang ulat, oh. Lagi kung pinuputulan siya kasi, baka magpowerful na naman, lalabas, baka basagin yung pat. Siguro pala kung may lupa ito sa ilalim, ano na, ano? Kaya nga, ang bahala ko is, baka tatanggalin kulit sa paso. Lalagay kulit sa malaking, ano. Bagay, kahit ipatong mo lang siguro yan, ano? Ayoko siya kasi baka masira naman yung pot. So, ang gagawin, kasi, naano ko naman siya, na-develop ko na yung root ball niya. So, hindi na mahirap sa susunod na kukunin ko. Kaya yung, ang ano mo lang, para lang kumalat yung ugat, para mas mabilis. Yung forma nila, medyo hawig, ano? Oo nga, ano? Kaya, pag pinose ko sila, sabi ko, Mr. Left at saka si Mr. Right. Yung forma kasi nila, parehang kasi kating. Tapos may ganito rin sila. Parang yun yung kuya niya. Ito yung bunso. Ayos. Parehong, pero hindi sila, ano, kumbaga ito, hindi galing dyan. Hindi siya. Hindi sila pares ng pinanggaling. Ibang puno talaga. Ito naman ay cuttings din. Oo, cuttings. Dito mo kasi makikita, sir, na talagang from cuttings. Titingnan mo yung trunk line niya, ay development ng ano ng mga ano ng wires. So may yung flow talaga. Tapos titingnan mo, sir, di ba? Continuous siya, wala siyang cut. So yun talaga is from cuttings. Dito mo masasabi na hindi porke galing cuttings. Limited lang yung tiyaga talaga. Pag may tiyaga, makukuha mo pa rin. Yun yung number one talaga natin na puhunan sa bonsai. Yung panahon na gugugulin natin. Yung pasensya. Yan nga yung ano, sinasabi ko rin sa ano, mga ano, sa mga buyer. Hindi porke nagpresyo ka na ng mahal. Basta ka na lang nagpresyo. May dahilan din yun. Kaya ata nagpresyo. Doon kasi nag-aan yung price ng puno. Hindi lang dun sa ganda ng materials. Nandun din naman dun sa yung kinukul ng time ng nung artist. Ito ay ano sir ano? Mulabi sir. Mulabi yung grafted. Katawan. Grafted yung mga sanga na yes, tugas ano? Ito sir, ang inumpisa ng grafting natin is from dito.
kasi mapapansin mo, wala siyang abang. So talagang ito, mga patubo lahat. Mga nakikita mo. Actually, wala ka talagang makikita ang abang. So ang inabulo ko lang talaga dito is yung ganda ng trunk line, tsaka yung mga base niya. So ito talaga, pinagtiyagaan ko para at least ma-achieve ko yung proportion nung ano, nung branches niya sa trunk line. So ito siguro mga konting panahon pa, konting wild pa, para at least ma-achieve natin. Konting lapad pa ng mga padding. Yung mga padding. Itong mga sa paddings naman is medyo madali na yan. Ang ano lang natin talaga is yung mga sa branches. Mga ano na lang yan sir, ano? Trip and grow na lang, sisiksik na yan. Yung number one natin, mga dapat naka-extension pa din. Lupit. Ilang taon na ito, sir? Ito, sir, mga nasa ano na ito, 8 to 10. 8 to 10. Tagal na rin. Sabagay kasi, tingnan mo naman ito. Ito, ito mo natin yan. Kaya nga eh. Gaano kalaki mga yan. Mga branches natin. Ito, pansin mo, sir, hindi rin nakakat. Ibig sabihin, mas kailangan pang palagiin itong mga ito. Tsaka yung mga hindi nakatap. Yes. Siguro, kung sarali man makabalik ulit dito, ganda na nito. Mga 2 to 3 years. Laki nang igaganda nito. Mas lalong gaganda. Nga lang, pag nilabas mo, talagang napakabigat. Lalaki. Ayun. Mababa ng apat na magbubuhat nito. Apat na malalaking tao. Ito ay tugas din sir, ano? Ano din siya sir, mulabi. Mulabi yung katawan? Yung katawan, grafted din. Ang grafted din niya is from sa mga beginning ng mga branches. Pag ano ba sir, halimbawa nag-graft ka ng mga branches? Branches ng halimbawa mulabi, ano? Tapos yes, nag-graft ka ng... Paano ba yung ginagawa mo? Yung pinanggagrap mo, isang puno lang pinanggalingan na? Yes sir, yun yung pinakamagandang ano mo, question mo. Kasi minsan kasi pansin natin yung mga tugas natin, di ba, ang daming mga klase din, variety. May mabalahibo yung dahon, may pino yung dahon. Medyo may bilugan, medyo may pahaba. So pinaka-dabi sir, once na nag-grap ka, kailangan kukuha ka sa isang puno lang. Para nakakasigurado nga, paglabas ng mga sanga mo is, yes. Tagumpay ka nga sa pag-grab. Pagkakaiba naman yung dahon. Ang mahirap nun sir, pag napalagi mo, ay naku, iba pala yung dahon nito. Kaya nga. Parang uulit ka na naman. Uulit ka na. Sayang na naman yung panahon. Actually yun, madalas kong na-experience before kasi ilan pa lang yung tugas dati. Kala ko, ang pag tinawag na tugas is yun na yun. So yun na nakita ko, iba yung dahon, sabi ko. Yun pala yun. Yun ngayon ko nga lang naisip itanong yun kasi pumasok nga sa isip ko yung ako, pagbibili-bili ko rin ng tugas. Sa experience ko, parang tatlong klaseng tugas na ang nakikita ko. At least tatlo. Kasi yung isa nga, medyo patulik. Bilugan. Yung isa, bilugan. Yung isa, hindi makintab. Meron pa siya yung mabalahibo yung dahon. Saka may makintab din, di ba? May makintab. Mayroong hindi. Pero parpares na siya. Yung bilugan, maganda yun sa mga malalaking tugas. Yung mga lalaking mulabi. Sige. Itong ilang taon na ito sir? Ito sir, actually nakuha ko to na nag-graph na yung mga ibang branches, yun nga lang is hindi malalaki. Yung ginawa ko, kinatba ko siya ulit, natras ko, parang binal ko sa materialis. So yung mga kailangan, kinat ko ulit, then nilupa ko. So sa akin, sa pag-aalaga ko nito is nasa 5 years na. Tagal na rin, ano? Dun sa una, siguro nasa 3 to 4 years na din. So mga abot-abot na ng 10 to. Ganda ang inabulo ko sila dito sir, yung ano niya, yung trunk line. Ganda nung trunk line yan, di ba? Bukol-bukol pa. Bukol-bukol siya. Tapos ang ganda ng base niya. Actually nakalubog pa yung base niya, hindi pa nilalabas. Siguro pag medyo nilabas yes, na sir, na, pag nag-repat. Pag-repatting. By this ano, this summer, i-repat ko na siya. Sapat na pang ano niya talaga para sa kanya. Oo, kasi halos ano naman na to, formado na lahat, kumbaga ano na lang, twiggings na lang din. Na lang. Pag naririnig ko na kasi ang twiggings, parang mga 2 to 3 years na lang. Parang yun na lang. Parang hanggang. Yun na yung ano, yun na yung time na bantayan na. Kasi tugas, alam mo naman sir yung tugas, di ba? Pag
putol mo. Sige, lusot lang ng lusot kahit saan. So yung ilang araw lang ano na naman, mahaba na naman sa akin. Tayo na siya. Ito, ito, 'di ba ganyan? Ganyan. Oh, 'yan. Oh, tatlong araw lang 'yan. Dami na 'yan. Dami ng puputo. So 'yan na yung mga part na babantayin natin, yung mga hindi natin kailangan, parang ganyan na. Ako minsan habang nagdidilig ako, pag nakita ko yung mga ganito, natanggal mo na. Kinukuro kasi yung mga gaganonin mo lang 'yan, putol na eh. Ayan, ganyan talaga ako sir, pag ano, gaganonin mo siya. Kasi hindi mo na mailusot yung dalawang daliri mo minsan. Lalo na magmasikip. Gaganonin mo na. Bantayin na sila. Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Sa video po natin ngayon ay itutuloy lang po natin yung naging visit ko sa Bonsai Garden ni Sir Vhey Rivera sa Mabalacat City, Pampanga. Tara po, samahan niyo po ulit ako. Thank you.
Yun lang po para sa video natin ngayon. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon ay paki-like na lang po bilang suporta. At yung mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang din po. Paki-pindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga latest videos na i-upload ko. Muli po ay maraming salamat sa inyong panunood at happy bonsai po sa inyong lahat.